Hi, ako inyong kunyan na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Meron akong iwa-warning sa inyo sa lahat ng mga aplikante, first-timer, or ex-abroad. Pag-usapan natin ngayon. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga sabi-sabi fake news dyan, guys. Meron akong kwento sa inyo. Kasi may nag-process na sa agency na aking nire-refer. Pinapunta na siya sa tie-up agency. Ex-abroad siya. Love ko talaga tong dalawang Marites na ito. Ayan. Nag-process na si ex-abroad sa tie-up agency dyan sa Pilipinas. At saka dahil nga ex-abroad siya, wala siyang bayad sa training or hindi na siya nag-training. Ang ginawa niya na lang doon is nag-medical. Yun lang, guys. And then after medical, umuwi muna siya kasi hindi naman niya kailangan na mag-training na at inayos yung mga requirements niya. Nag-file siya doon, nagpumirma ng mga kontrata, ganun, ganyan. At saka, siguro sa pagtanong-tanong niya, may napagtanungan siya or nag-chika sa kanya na ang bayad daw sa mga nag-training is 17,500. So yun ang, hindi niya naman sigurado kung yun din ang binabayaran ng mga aplikante na galing sa akin. So makinig kayong mabuti, guys, dahil i-explain ko sa inyo kung ano ba talaga at bakit nagkaroon ng payment na 17,500 sa mga sa natanungan niya o di kaya sa nag-chika sa kanya. So ngayon may nag-process na taga Mindanao. Siya ay first-time applicant. So, ang suggest ko sa kanya, dahil pareho naman silang taga Mindanao at nakapag-process na si ex-abroad, na una na siyang nag-process, sabi ko sa kanya, i-message niya si ex-abroad or si applicant number one. Yun na lang. Si applicant number one, i-message niya para naman pagdating niya dito sa Hong Kong, meron na siyang kakilala. At maitanong niya kung meron ba siyang kakilala na baka yung pwede siyang makituloy. Yun, guys, kasi ang hirap kasi kapag nasa probinsya kayo, ang hirap po, guys, or nasa Mindanao or Visayas kayo, kapag kayo ay nag-process na sa Pilipinas or sa tie-up agency dyan sa Manila, hindi po kasi sagot ng agency na nire-refer ko ang accommodation ninyo. Dapat provided nyo yan or di kaya meron kayong matutuluyan sa Manila kapag nag-process kayo. Dahil nga po, guys, bayad naman ni employers lahat-lahat ang inyong pag-process, ang inyong medical, lahat-lahat, guys, kung tutuusin, bayad na lahat ni employers yan. So, minessage niya si applicant number one. Nagchikahan ang dalawang Marites. Okay lang naman yun, magchika-chika kayo, ha? Pero wag na kayo maniwala sa mga sabi-sabi dahil kapag kayo ay pinapapunta sa tie-up agency dyan sa Pilipinas, sa Manila, meron talaga kayong contact person talaga. Yun lang dapat ang inyong tatanungin kung magkano, kung ano yung process, ano mga requirements na dadalhin ninyo kung nasa, ano kayo, probinsya kayo, para madala na ninyo lahat-lahat, wala kayong makalimutan. Tanungin talaga ninyo ang contact person dyan na hahawak lang talaga sa inyo. Wag kayong maniwala sa mga sabi-sabi kapag nakarating na kayo sa tie-up agency sa Manila. Kasi, guys, kung ano yung process ng mga aplikante na galing sa akin or galing sa agency mismo dito sa Hong Kong, ay iba yung process yung mga nandoon sa Manila mismo na nag-apply. Ang ibig sabihin niyan, sila yung mga aplikante na nag-apply mismo sa agency dyan sa Manila. Iba po ang process ninyo kapag kayo ay nag-apply dito mismo, direct sa agency Hong Kong. Ang tawag sa mga nag-apply dyan sa agency sa Manila, sila yung mga walk-in applicant. Pakinggan ninyo, yung mga nag-apply dyan sa agency sa Manila, walk-in applicant yun. Hindi po kayo galing sa akin. So, yung mga galing sa akin, yung mga nagbasa ng mga resume sa akin, ay direct applicant kayo, direct hired applicants kayo na galing dito or na dito kayo nag-apply. Dito ko mismo pinasa sa Hong Kong agency ang inyong mga application, hindi dyan sa Manila. So, ang ibig sabihin din yun, yung mga narinig ninyo na 17,500 ay mali po yun. Hindi po yan ang babayaran ninyo dahil pinatanong ko talaga si, wala pa kasi nagsabi sa akin na nag-process na, ha. Yung tapos na, yung mga nandito na ganyan ang binayaran nila. Kasi kung meron silang binayaran na ganyan kalaki, dapat nagreklamo na sila sa akin or nagsabi na sa akin na mali naman yung information ninyo. Ma'am Joy, ma'am Kunyang, ganyan. Mali naman yung information ninyo na sa vlog ninyo, nasabi ninyo walang binayaran. Dahil umpisa pa lang, sinabi ko ang inyong i-prepare, may bayaran man kayo o wala, mag-prepare kayo ng 5,000 pesos. Kasi hindi naman natin alam na biglaan nagbago ang payment.
payment, at least meron kayong pin-repair na 5,000 pesos. Kung tutuusin, napakalaking halaga na po yung 5,000 pesos. Kasi po guys, sinabi ko na yan ang inyong i-prepare para hindi kayo umasa, para hindi kayo pupunta sa Manila na wala kayong perang dala. Mamaya bigla kayong sabihan, oh, mayroon kayong babayaran na ganito, mayroon kayong babayaran na ganyan. At least mayroon kayong maidukot or mayroon kayong makuha kaagad na pang payment. Kaya pupunta kayo sa Manila or sa tie-up agency kapag nag-process kayo, magdala kayo ng 5,000. Pero kung tutuusin, ang 5,000 na yan guys, 5,000 pesos, wala po yan, hindi po ganun kalaki talaga ang inyong babayaran. Sa mga first timer, meron binabayaran na test na training, nasa 2,000 mahigit siguro. Pero itong si ano ngayon ha, mag-a-update na lang ako kung ano talaga ang binayaran niya. Kasi hindi pa naman siya talaga nakapunta sa tie-up. Si ano lang, si ex-abroad lang yung nauna lang. Kaya ang sabi ko sa kanya, ilista mo lahat kung magkano yung babayaran. Kapag lumampas sa 5,000 or makabayad ka ng napakalaking halaga yan, lumampas sa 5,000, bago kayo magbayad, kasi meron na po yan, bayad na ng agency, yung tie-up agency dyan, binayaran na nila ang pag-process ninyo. Kaya kung meron man kayong babayaran, hindi na talaga lalagpas yan sa 5,000. Kaya yung mga narinig-rinig ninyo, mga marites talaga kayo, magmarites man kayo, at saka magbasa kayo ng mga narinig ninyo sa inyong mga nakausap, tanungin ninyo kung aplikante ba siya na galing dito sa akin or galing sa agency na nire-refer ko. Kasi kapag hindi galing sa akin, yung nag-walk-in yan. Kasi ang narinig ko talaga doon, kapag nag-ano ka, yung sa tie-up agency na yan, yung ang sabi daw ng aplikante ko, 17,500 daw ang binayaran nung nag-training. So, hindi yan galing sa akin. Hindi yan ang babayaran ninyo na mga aplikante na galing sa akin. Dahil pinatanong ko talaga si aplikant na magpa-process, kasi sa 29 pa naman daw ang process niya, 29 or 28, pinapatanong ko talaga sa kanya, ang sabi ng ni Sir Rems, yung contact person, wala naman daw siyang babayaran. Kaya malalaman ko na lang yan, malalaman ko kung ano talaga ang update, kung may babayaran talaga siya ng ganun kalaking halaga, pero impossible na sa dami ng nakapag-flight, walang binayaran ng 17,500. So, ang mga nagbabayad ng ganyan is mga aplikante mismo yan doon sa Manila. Hindi po kayo makakabayad ng ganun kalaki kasi direct hired kayo. Kaya maintindihan ninyo ang anong ibig sabihin ng direct hired applicant, at saka meron akong vlog niyan eh, at saka yung walk-in applicant. Kapag dito kayo nagpasa sa akin, idadirect ko yung inyong mga biodata, yung mga inyong mga resume dito mismo sa Hong Kong agency. Mag-wait lang kayo kung kailan kayo magka-employers, sikasuhin nyo naman, ayusin nyo naman ang inyong interview para magkaroon kayo ng employers. Kasi hindi ibig sabihin na nag-direct kayo dito sa akin, meron na kayong employers kaagad. Hindi guys, dumadaan kayo sa proseso niyan. Kailangan nyo munang ipasa ang broker's interview para makaproceed kayo sa next ninyong interview is ano na yan siya, employer na. Hindi yan galing sa akin yung mga employers na yan. Kung hindi, kapag nakapasa kayo at nakompleto ninyo ang mga requirements na hinihingi ng agency dito, ay ipapakita na yan. May possibility na ipapakita yan sa mga employers dito, at kapag mapili kayo ng mga employers, ay yun na ang chance na magkaroon kayo ng interview. And take note, kapag kayo ay interviewin ng employers, ay huwag ninyong isipin na kayo lang ang interviewin. Mag-isa lang kayo. Marami po kayong i-interviewin ng isang employer. Marami kayo niyan i-interviewin para kung sino yung the best talaga, yung talagang gusto nilang i-hire. Kaya ibigay na ninyo ang lahat ninyo, ang best ninyo talaga kapag i-interviewin kayo, kapag mayroon kayong chance na ma-interview ng employers. At huwag naman kayong malungkot kapag kayo ay ma-failed. Kasi kahit ako, naka-apat na bagsak ako sa mga employers, nawalan na rin ako ng gana, nawalan na rin ako ng pag-asa na makapag-abroad, makapag-work dito sa Hong Kong. Pero hindi pa rin, meron talagang chance. Meron talaga kapag ang kapalaran mo ay makapagtrabaho dito sa Hong Kong, meron talagang way na makapagtrabaho ka. Kaya ibigay nyo na ang best ninyo ha, kung ano talaga. Kapag mayroon kayong interview, ibigay na ninyo kaagad. Nandiyan naman yung kakabahan tayo, pero pilitin natin kumalma. So, sa lahat ha, yung mga nagtanong-tanong, huwag kayong magtanong-tanong sa iba. Mga ano na lang yan, mga mali na naman yung mga information. Ang tatanungan talaga ninyo, magtanong kayo sa akin, or di kaya,
kapag kayo ay meron ng mga employers at mag-process na kayo, pag pinapapunta na kayo ng agency dito sa Hong Kong, pagsabihan na kayo na mag-start ka na ng process dyan sa tie-up agency. Kaya doon mismo kayo, i-message niyo or tatawagan niyo yung contact person kung sino yon. Meron naman nakalagay yan. Yun lang talaga ang kausapin niyo. Huwag na kayo magtanong-tanong kung sino yung mga nagpa-process dyan sa manaabutan niyo dyan sa tie-up agency. Kasi iba-iba ang application niyo. Malay mo yung mga natanungan niyo, walk-in applicant pala yun. Edi, kung sabihin nila ganito ang binayaran nila, sabihin niyo naman sa akin, isipin niyo mali-mali yung mga sinasabi ko. So iba ha, ulitin ko, magkaiba ang payment na walk-in applicant at saka sa direct hired applicant. So sana natandaan niyo at na ang walk-in applicant ay napakalaki talaga ang babayaran. Tapos ang inyo, mga direct hired applicant na galing sa akin, na nagkaroon ng employers, ay ang inyong ready lang talaga ninyo yung 5,000 pesos. At saka, lagi ninyong tandaan, walang accommodation, walang free accommodation. Kaya swerte lang talaga yung mga may matutuluyan sa Manila. So, sa mga walang mga matuluyan sa Manila, kapag nagpa-process na kayo, yung mga galing sa Mindanao, Visayas, mga ganun, malalayong lugar, kung gusto talaga ninyo mag-take ng risk, gagastos talaga kayo guys. Kasi nga, yun, wala kayong matutuluyan, kailangan nyo maghanap ng bed space, at saka yung, or di kaya boarding house. So, mag-ipon-ipon kayo habang nag-aantay. Kasi, yung bago naman, malalaman nyo rin na, hindi naman masasayang ang inyong pera kung mangupahan man kayo or mag-bed space kayo kung nag-process kayo guys. Kasi pupunta kayo sa Manila, may employer na talaga kayo. Kaya hindi kayo makipagsapalaran na pupunta ako sa Manila, maghahanap ako ng ganito ganyan, masasayang ang aking pera. Hindi guys, kasi papuntahin kayo sa tie-up agency kung may employers na talaga kayo at meron na talaga kayong ready na kayong mag-process. Kaya yun ang ibig sabihin nun. Kaya maswerte ang mga direct hired applicant kasi hindi na mag-aalanganin mag-apply, hindi na mag-aalanganin magpalabas ng kanilang mga pera kasi sure na talaga kayo kung na mayroon talaga kayong employers na meron na kayong kontrata na pipirmahan. Sure na yun guys. Hindi na kayo manghuhula kung kailan kayo magkaroon ng employers dahil papuntahin lang kayo sa tie-up agency kung may employers na talaga. Sana maintindihan ninyo at na, meron kayong napulot na aral na bawal or mahirap talaga makipagmarites dahil kapag magmarites kayo, magtanong-tanong kayo dyan sa mga nakakausap ninyo, mali-mali yung mga information. Magtanong lang kayo sa dapat na tao, yung mga contact person talaga sa agency. Okay? Sana may natutunan kayo sa video ito at bye! See you soon sa mga magpa-flight na!